Okay, so we have another question from Mr. Nelson Rosanto again. Okay. So, Patito, napadala mo, no? Tama, no? Aware pang Nelson. Okay. The voltage regulation of an alternator for a power factor of 0.8 lagging is blank at unity power factor. No? Again, this is a past board problem. Actually, lumabas din sa RE itong tanong na to. No? Ang voltage regulation of an alternator for a power factor of 0.8 lagging. Una muna, ano muna yung voltage regulation? Voltage regulation of an alternator or generator is the no load voltage minus the full load voltage all over the full load voltage times 100%. Huh? Yeah. So no load minus the full load voltage. Okay. So kumbaga, kung ito yung generator mo, okay, generator mo yan, as halimbawa, in-experiment mo yan, meron ka ditong voltmeter, wow, wala siyang load, no? Wala siyang load. Inaandar mo siya, low load voltage niya. Sample, sample tayo. Halimbawa, ang low load voltage natin ay 240 volts. 240. And meron tayong load. Ang kanyang full load o yung rated voltage niya. Pag sinabing full load voltage, rated voltage niya. Inabit natin itong load na to dito sa dalawang terminal niya. Inabit natin dyan. Ang mangyayari kasi sa generator, pag nilow load mo, bumababa voltahe niya. Lalo pag in-overload mo, babagsak ang voltahe. Parang motor din yan. No? Pag yung motor ay load ka ng load sa motor, lalo in-overload mo, babagal yung andar ng motor mo. No? Ganon din ang generator, yung voltahe naman ang bababa. Sa motor, bababa naman yung speed. Kaya sa motor, may tinatawag na percent speed regulation. Eh. No? Sige, maidagdag lang natin. Percent speed regulation is the no-load speed. No? Speed at no load minus speed at full load all over the speed at full load. Yan. Sa motor naman yan. Ano? Sa motor. Dating sa motor, speed regulation. Sa generator, voltage regulation. Nung walang load, 240. Nung nilagyan mo ng load, bumaba. 235, halimbawa. All over 235 kasi full load din dito. 235. Ganyan ang pag-calculate ng voltage regulation. Ha? Yan, mapapakinabangan to ng ating mga RNE and REE. Examinees. Okay, so gawin natin 240 minus 235. Pati 5 volts yun. Ano? Divide mo lang siya sa 235. Okay? Times mo ng 100 equals para makuha natin yung percent. So, 2.13%. 2.13%. 2.13%. Yan po ang ating voltage regulation. No? Voltage regulation. Now, ano ang relasyon ng voltage regulation sa power factor? Una muna, ano relasyon ng power factor sa voltahe? Yan. Next week, ha? God willing, meron po tayong pre-webinar regarding energy saving through power factor correction. Doon ko po i-explain ng detalyado ang power factor correction. Related po yan dito. No? Pero sasabihin ko na rin kung ano yung relationship. Pero may continuation pa to. Ito'y wala tang katapusan serye ito. No? Ang pag-aaral natin, tuloy-tuloy po ito sa dami ng ating i-discuss.
Nasabihin ko na po muna ito. Pag ang power factor natin mataas, tandaan natin, maganda ang power factor mo. Ang voltahe natin, maganda rin. Mataas din, hindi bumababa yung voltahe mo masyado. Pag binaba mo naman yung power factor mo, ang voltahe, bababa din. They are directly proportional. No? Directly proportional. Pag tumaas yung isa, tataas yung isa. Pag bumaba yung isa, bababa din yung isa. Ang tagal ko na sa kumpanya, ba't ganun? Habang tumatagal, bumababa pa sweldo ko. That is inversely proportional. Ano? Pabalik, di ba dapat pagka tumatagal ka, tumataas ang sweldo mo? No? Bakit? Pandemic kasi ngayon. Eh. Ganun talaga. Baka 2 times a week na lang ang pasok. Okay. So, ito, directly proportional. Ha? Ito, ha? So, pag magandang power factor, mas mataas ang voltahe doon. Pag sinabi magandang power factor, mataas na power factor. Sino ba mas mataas na power factor? Si 0.8 o si unity? Siyempre, yung unity, kasi ang power factor nito, 1. Ito, 0.8 lang. Kumbaga, 80% to, ito 100%. Okay, nakukuha po ba? So, sino ngayon ang mas mataas ang voltahe? Si unity power factor. No? Si unity power factor ang mataas na voltahe. No? Let's say this is an AC generator. Example na natin, halimbawa ang power factor dito, although kahit masabihin mo halimbawa, no? Halimbawa for unity power factor to. No? May konti pa rin naman pagbagsak ng voltahe. No? 5 volts lang naman ang binaba. No? Pero halimbawa for unity, no? For 0.8 o 80% power factor. Let's say, nag-experiment ka. Kunin mo voltage regulation. So 240, makikita mo mas mababa ang power factor nun. Mas mababa ang voltahe nun. Let's say, maging 230 na lang. Kanina, 235, no? Ito, 230. Divided by 230. Okay, calculate natin, mga ka-werpa, no? So, 240 minus 230 equals, so 10 yun. Divide mo lang ng 230. So, ang sagot natin dito, no, times 100, ay 4.35%. 4.35%. So, anong ibig sabihin? No? The voltage regulation of alternator for 80% lagging power factor is, ano nangyari? From 2.30 naging 4.35 is greater. Yan po ang sagot. No? Greater. Letter A. Canelson ang aking kasagutan. No? Okay, hindi ko po ma-explain ng buo ito. Next meeting po, nandun po sa ating pong webinar ang explanation, no? Detalyadong explanation. Malalaman nyo ang relasyon ng voltahe, kuryente, power sa power factor. Magandang topic po yan, no? How you save energy. Energy saving po ang pag-uusapan natin, no? Ang special topic natin next week. Meron pa rin tayong mentoring na ganito na live na tanungan next week, no? Okay, Canelson, that is my answer. Greater, mas malaki ang voltage regulation, no? Kasi magiging malaki yung difference ng no load sa full load, eh. Malaki yung drop, no? Dito naging 10 volts siya. Kaya lalabas, mas malaki ang voltage regulation ng 80% power factor lagging. No? That is my answer, Anelson. Thank you. Salamat.